Maria, una parte de Maga, en Jesús, se ha ido justo y para la vida de mi vida. Panginoon, awa ang bayan ng mga pangyarihan ng Diyos, pagkawasan tayo sa aming mga kasalanan.
nasan ka. Ipagalaw mo ang mga nagiiwan sa kanyang pagkatawang tao na may kapagpawaan at katapatan ay maging dapat ang pasalo sa manunus namin ito na siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng Amen. Amen. Sige po. Pagbasa mula sa unang akla ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinag siya ang kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang tulong tatlong taon, 26 na metro na ina at isang tsusyel na araw.
Kaya nang naging bahagi ng
na para sa lahat ng pagpapahayag ng mahal na Birhen Maria, ang puso ay nagpupuri sa Diyos na aking pagpapagligtas. Na doon ay pinahayag niya ang kanyang mga malasalamat sa buong mikapan. Ay dahil sa siya ay nagbibilang ng pagpapala ng Diyos. Nakita niya mismo sa kanyang buhay ang maliwanag na pagpapala ng buong mikapan. Ang tinang kanyang binibilang, hindi yung kanyang pagiging sa buong palaw, hindi yung mga nakikita niyang kahindi-hindi at kalulugod na mga pangyayari sa kanyang buhay. Si Maria ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapasalamat sa walang pagpapalo ng dulo ng Diyos. Narinig natin ang litania ng pagpapasalamat ni Maria sa mga dulo ng Diyos. Ano yung pag-isa ng iba? Narinig natin mag-litania. Kaya ang kanyang litania ay ang litania ng kanyang mga yung limitaniya ng mga bagay na kanyang ayaw sa kanyang sarili o hindi kaya sa mga paligid na sa tao na sa paligid niya. Si Maria pa ang litaniya ng pasasalamat. Mary has the Magnificat. Kung tayo gagawa ang sarili natin himig ng pagpapasalamat, if we could make our own, maybe it may begin with the words of Mary Aguilar, ang puso ko'y nagpupuri, nang isila ako sa mundong ito, laking tuwa ng magulang ko. Or something like this. So, bahagi po ng pagkilos natin, hindi natin sa sarili na ito yung pangkataon na ginagamitan po natin yung mga salitang pinahayag ni Freddy Aguilar. Maaari ka rin gumawa ng isang awit, nobela, o tula ng pagpapasalamat. Isang biyaya ang huwag natin kalimutan na ipinagkaloob po yan ng Diyos, ay ang pagkatalaga sa taon na ito bilang isang extraordinaryong taon na jubileo. Isa itong extraordinaryong jubileo. Kasi ang ordinaryong jubileo ay tuwing originally po talaga ay 50 years. Kasi yun yung nakalagay sa banana kasulatan. 2 years, 50 years. Pero noong taon po 1400, ay nakita nila na kapag every 50 years yung jubilee, meron iba na hindi na makaabot na maaaring matapos yung 50 years ay hindi malamang makalapas ng jubilee yun. Kaya ginawa na po ngayon 25 years mula noong 1400. Ang huli natin ng jubileo ay yung taon year 2000. At ang susunod pa ay sa 2025. Pero hayaan natin, no? Kasi baka hindi natin napapansin na may mga nakalitas na jubileo. Masabi na natin ay 25 years. Kaya nyo siguro hindi yung isa rin natin napapansin, no? At maaaring hindi natin masyado magdami. So sinimula lang po ito, no? Sa mga jubileo ng 1925. Pero mayroon pa ang mga nakalipas sa jubileo patulad po pa ang 1900. Kasi ay 25 years. No? Bagamat may mga taon na hindi tayo nakapagdiriwang ng jubileo. No? So noong 1925 po, ay nagkaroon ng regular jubileo itong Pope Pius XI. Baka may mga sa ito ka ng mga buhay ko ng 1921. And then, si Pope Pius XI din po ay nagtalaga ng extraordinary jubileo.
noong 1933 bilang 1900 years ng kamatayan ni Jesus. So hindi lamang po si Pope Francis ang nakapagbibigay ng extraordinary good review. Marami rin ang mga papa. At doon na po natin ang sinabi noong 1933. Noong 1950, ay of course, regular community here for Pius the World. And then, 1964, Pius the Sixth, First Council Jubilee. So, bahagi mo ito ng pagninilay noong binigyan ko natin ang pansin yung tinatawag ko natin Second Vatican Council. So, bahagi mo ito, makikita natin ang maraming mga pagbabago na inilakar ng Second Vatican Council. Kaya inayos po ni Pope Francis na magkaroon ng extraordinary jubilee. Pope Francis forever, yung regular jubilee. Yung Holy Year of Redemption, ayun po yung 1983 ni Pope Paul II bilang 1,950 years na pagbiligtas ng Diyos. And then, of course, alam po natin yung Jubilee Year of Year 2000. Kung tawagin natin po ay Great Jubilee. Kung namin po nakaalala sa inyo, yun yung Jubilee na meron tayong paghahanda, 1997, 1998, and 1999. Year of God the Father, Year of God the Son, Year of God the Holy Spirit, and then yung Year 2000, yung Year of the Holy Trinity. Ano lang pinakailangan gagawin?
isa ka tuwaran natin yung hinihingi na tinatawag po natin pagtanggap ng indulgensya. First time in the history of the church that every diocese and archdiocese can offer a door or doors of mercy. Noona, kapag po Jubilee, yung tinatawag po natin yung universal Jubilee, kasi sabi na po natin tayo na nagdiriwang tayo yung local Jubilee na 50 years from Diocese of San Pablo. Kaya din po meron tayong door of the 50 years of the Jubilee of the Diocese of San Pablo na andun po doon sa katedral. Pero first time in the history of the church at every diocese in our states can open door or doors of mercy. Kasi na muna nakasendo lang sa Roma. So, kinakailangan po muna. So, tayo po meron dalawa. Nabahagi na po namin ito, pero nalis ko po ulitin. Una, sa landayan. The shrine of the Holy Spirit of God. Pangalawa, sa pagsama, the shrine of Our Lady of Guadalupe. Sa ibang diocese, meron din kanya-kanya. Yung iba pa mga kumisa na yung dito. So, depende yung sa power ng obispo kung ilan yung kanya itatalaga na simbahan na maglalagay doon ng door of mercy. So, para matanggap po natin yung indulgensya, ano yung gagawin natin? Una, makapag-umpisa. Pangalawa, kapag pumunta tayo dito sa dalawang simbahan ito, o isa sa mga napagkit na simbahan ito, pwede isa na po eh. We will receive the same indulgence kung alam saan na tayo pumunta sa simbahan niya. Anong kailangan? Kinakailangan na tayo ay umatend ng banal na pagdiriwang ng misa. Doon mismo sa Jubilee Church. Pangalawa, tayo ay tatanggap ng banal na komunyon doon sa napakit na pagdating natin ng misa. Of course, dapat wala na sa state of grace kayo. Kaya napakahalaga yung pang-umpisa. Kinakailangan tayo matanggap ng sakramento ng umpisa. Pangatlo, ay kinakailangan na kayo papasok mismo doon sa door of the Jubilee Year. So, may itinalaga po mismo pintuan. Para po, ay para magwanag sa inyo na kaya kayo nagpuntarong ay to celebrate the great Jubilee Year of Mercy. Na kaya kinakailangan yung papasok kayo mismo doon sa pintuan na tinatawag natin Jubilee Door. Sa landayan, kung sakaling hindi nyo makita, magtatanong lang kayo kasi may bantay ito. May mismo nakalagay doon, Jubilee Door. Pang-apat, so una, kumpisa. Pangalawa, kayo ay magsisimba mismo doon. Sa napangin na simbahan, yung umpisa pwede mong hindi doon. No? Pangatlo, magkukumunin kayo mismo doon sa misa ng ating Panginoon. Pangapat, pupunta mismo kayo doon sa door. Kayo mismo mapasok at pupunta sa door. No? Para maliwanag sa inyo na kaya kayo nagpunta roon, ay para tanggapin ang awa ng Diyos. At panglima, ay magdarasal kayo na para sa intensyon ng Santo Papa, isa ka manamin, isa ka Balibang Maria, at isang buwanati. Para matanggap ninyo ang indulgensya. Para maramdaman ninyo ang pagpapatawa ng Diyos na ibinibigay niya para sa loob
ng isang taon na ito. Ito po ay tinalaga ng Santo Papa noong April 2015 sa pamagitan ng kanyang papal bull na Misericordiae Vultus, na ibig sabihin ito, the face of mercy, ang mukha ng awa. Jesus is the face of the Father's mercy. Kaya bagay mo na kung saan ay nakita po natin dito po sa ating isa po dito sa harapan, kalagay po dito ay merciful by the Father. Maging maawain katulad ng ating Amang nasa langit. Mula po yan sa Ebanghelyo ni San Tomas chapter 6. So, pero makita mo natin, bakit tayo maging maawain ay ano? Ano po ang una natin parandaman na kinaawaan tayo ng Diyos? Kinaawaan ba kayo ng Diyos? Naawa ba ang Diyos sa inyo? Naawa ba ang Diyos sa akin? Kailan naawa sa akin ng Diyos? Isang beses na ba ako kinaawaan ng Diyos? O maraming beses na naawa sa akin ng Diyos? Kaya kung matutusin, yung awin ng mahal na Bere Maria, yung awin ng ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos, or the magnificat, ay yung awin na kung saan ay pinakita ni Maria na ato. Ito yung awin na dito naawa ang Diyos sa aking bayan ng Israel at sa sangkapangulang. Kasi yung maging maliwanag natin na kung isa nakala natin, tayo na dito sa dating nito, dito sa kala natin, karapatan natin. No? Kaya kung tayo na yung narito, tayo na yung narito sa loob ng pagdiliwag ng misa na ito, it's not because it is our right. Ano yung dalawang makita natin na kaya tayo na yung nahihigising sa umaga nito, isa pa ba? Kinaawaan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang may kahilan kung bakit tayo ngayon ay sama-sama nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang umama. Yun po muna ang mga pangininago ang ating kalimutan na maramdaman natin. Kaya kung nakita natin si Maria, si Maria ano? Si Maria ay nakita natin na tensyon God's mercy para na si Elizabeth at magbigay ng kagalakan kay Martha Elizabeth at kay Sarah Bautista. Bakit? Kasi siya mismo yun na una tingin sa lahat ay nakita niya ang dakilang awa ng Diyos. Hindi namin nagpapakita ang mukha ng awa ng Diyos kung tayo mismo ay hindi natin naramdaman ang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Kristo. Yung ako sa akin po, Francis, sabi niya sa nabanggit din mo na dokumento Misericordiae Vultus, anong sabi niya? Mercy is the path. Ayan po, uniting. I'm sorry. Mercy is the path uniting God with man, for it opens the heart to the hope of eternal God. Ang awa ay daan na nagulungay sa Diyos at sa tao, sapagkat binulong sa nito ang puso ng pag-asa sa pag-ibig na walang katapusan. Tulad ni Maria, maramdaman po natin ang walang humpay na tulong na awa ng Diyos. Tulad ni Maria, makapagpupuri tayo ng walang humpay na tulong ng Diyos.
Amen. Amen. Thank you.